para sa lahat ng sakit, ng struggles, lahat ng pag-underestimate, lahat ng pag-judge, lahat. Deserve it! Lahat inarap ko, disiplina ko po, sa pagtulong ko po. Hindi po siya namili ng taong tutulungan niya dito sa loob ng bahay. Inalalayan niya po lahat para po sa personal growth and character ng bawat tao dito. Whatever happens tonight, sobrang saya ko na po, sobrang winner ko na po. Salamat po sa inyo po for being a kuya talaga sa amin po, taking care after us po. Kayo po yung shield namin po. And sa tingin po, there's a time right now po that kailangan din namin po umalis po and there won't be a kuya po. Pero sa tingin ko naman po, you prepared us very well po to get out of the house po and face na po yung kailangan namin po face po. Jihan Abraham. Nais mong matuto kung paano ang buhay ng mga sasayunin. Disiplina sa sarili ang unang natutunan ni Gian sa pagising na maaga at pagtigil sa paligid-ganigid. Sa mga unang linggo ni Gian bilang housemate, unti-unti nang lumabas ang mga sekreto ng kanyang pagkatao, ang pagiging emosyonal, ang pagiging dependent sa malikan si Pamela, at ang pagkakaroon ng babaeng pagkakaroon. Pag tumitingin po kasi ako sa lamin, hindi ko po talaga nakikita yung sarili ko. So I had really apprehension in the beginning. Gian would be able to survive inside the house. And amazingly, I was so surprised. Siguro sa iba na nakilala lang si Gian sa Pinoy Big Brother, possible na hindi nila makita yung ganun ka-significant na change. Hindi niya masyado ginagawa ang basingan ng happiness ng ibang tao para maging happy siya. Ilang beses pa siyang pinahinaan ang loob sa bahay ni Julia. From the start, ayaw na ayaw na sa akin. Hanggang sa dulo, papalabunod ako yung pinakamunod tao. Ang kanyang malalim na pakikipagkaibigan naman ang nangyari sa kanyang lakas ng loob para mapatuloy. Isang Gian na independent, matapag, matapag, matapag. Sobrang laki, sobrang nilabali yung nangyari sa amin na expert. Buhay niya ang pagsasayaw. Alam ko na ang iyong intensyon sa pagpasok sa aking bahay ay para mapatupad ang iyong pangarap na magkaroon ng isang dance school na mag-aangat ng kaalaman ng mga Pilipino sa pagsasayaw. Passion niya pagsasayaw. Hindi yan, parang hindi kompleto yung araw niya pag hindi siya nakapagsasayaw. Natutunan din niya ang ibang galaw ng buhay sa loob ng bahay ni Tia. Kung paano mamuhay bilang Pilipino. Makisama sa sakit. Marunong at masigat. Sinabi, yun yung task ko ng special procedure. Disiplinahin at alagaan ang katawan. 213.8, 209.6, 204, 200. Pahalagahan ang katutubo, kultura. At isang lang yung bawat mo itagong may nanagin. Back in this week, so we never... Kung hindi kami nagpipray every day or wala kami pa yung praying room na pumunta kami doon. As my mom said, if he never would have come into that house, siguro hindi pa niya naranasan ang ganyan. Filipino culture talaga yung natutunan niya. Magmahal at mahalin niya mga pamilya. Kung ano yung ugali niya sa ano sa labas, kung ano yung nakikita ko ng anak ko, kung paano siya talaga, yun talaga nakita ko sa nakita ko sa loob. Malaking bagay kung nalabas ako, I gave up a lot talaga. Sinasabi ko talaga, it was worth it, kahit anong mangyari.
anak. Ako po ang unang sasagot ng tanong. Ikaw nga, Mick. What the heck? Kung bakit ako po dapat, kung ba't dapat po ako maging big winner po. Para sa akin po, dapat po ako pong maging big winner po. Kasi po ako po pinaka-big po. Kasi po, pero big loser po ako sa laki po ng nawala po, natimbang po mula nung pumasok po ako sa bahay. Kasi po, from 224 pounds po, ngayon 200 pounds na lang po ako in 126 days. Kaya sa isang araw po, carry one man, borrow one day. Basta, what the heck, marami pong pounds po. Pero, isa pa po, bukod po sa love po nila ako lahat, ako po naman kasi pinakamagaling, pinaka-graceful po, sumayaw po sa akong lahat. Opo. Diba po, tama naman po yun. Ako naman po dapat po manalo po. What the heck? Ako na lang po. Saka po, I can communicate po kahit hindi po Tagalog or English, kahit po German po. At kayo po may nanonood nga po na marunong po mag-German. Gute labin, may nang dami nun. Itaharan po laglakit sa mga gutumin. Sorry, bawal ang pagkain at inumin. Inaraneta ko na si human. Thank you po. Salamat po inyo lahat. But please po, vote. Text nyo lang po, BB space Mickey, at ipadala po sa mga numbers po na nagpa-flash po sa screen po ninyo. Marami po salamat po. Thank you. Maraming salamat. At bakit sa tingin mo, ikaw ang dapat maging big leader? Sana po hindi niyo ako i-judge sa future ko. But thinking about it, ang aking pong best asset ay ang aking pinagmata. At ako po, dapat maging big winner. Dahil friends ko, I have changed. Tao na po ang friends ko ngayon, hindi na manika. Dati-dati, super automatic nomination ko. Kasi super overweight ako. Pero ngayon, super controlled ng weight ko dahil sa mga tasks na binigay ni Big Brother. Ipaglababa naman kayo at ipagplansya ng buong bayan ng Quezon City sa Baisa with 42,351. Di kayo papatap, di kayo papayat niyan. Jesus Mary Joseph. Tsaka, audience, please agree with me by clapping or cheering na among all the Big Brother housemates, psychologically, ako ang may pinakamalaking pagbabago. Hindi katulad ng mga ibang pumasok ulit, nangangaway, nanggugulo, parang siraulo. Parang krung-krung. Jan, I have surprise parang may krung-krung dito. Pamela! Si Pamela! Si Pamela! Mami, Mrs. You sing for me. Hawak ka, Mike! Di kita iiwan. Alam niyo po, pag umiiyak ako, palagi akong sinasagot ni Pamela ng, bakit? Kapag may nagagalit po tumaaway sa akin, sinasabi po niya, bakit? At kapag gusto ko po umorder ng fried chicken, ayaw po niya ng one piece, ayaw
po niya ng two-piece. Gusto niya isang